Bilang parte ng selebrasyon ng ika-119 na taon ng lalawigan, ay muling nagpakitang gilas ang mga piling estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa buong Nueva Ecija. Naging masusi ang pagpili sa mga pambato ng mga eskwelahan sa grade 7 at 8 pagkat sinala sila mula sa kani-kanilang paaralan. Nagkaroon din ng Congressional District Quiz B at hanggang natira ang mga pinakamahuhusay na estudyante upang isabak sa naturang Division Quiz B. Ang patimpalak na ginanap ay naaayon sa Division Order o DepEd Order No. 82 Series of 2015. Layunin ng naturang Quiz B na bigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Novo Ecijano mula elementarya hanggang sekundarya na maipakita ang kanilang galing sa larangan ng patalinuhan. Naglalaman ng 23 katanungan ang inihanda upang sagutin ng bawat kalahok at ito ay naaayon lamang sa kasaysayan ng Nueva Ecija. Ang mga hurado naman ay nagmula sa Departamento ng Elementarya na maituturing ng mga historian at dalubhasa sa Araling Panlipunan. Dagdag naman ni Peña Flor Buendia, ang siyang pangulo ng Asosasyon ng Araling Panlipunan ng Division of Nueva Ecija, na mahalaga ang ganitong patimpalak pagkat mahirap para sa isang tao na hindi mo naiintindihan ang kasaysayan kung kaya mas mainam na malaman ng mga kabataan kung ano ang mga naganap sa lalawigan. Napakahalagan to para sa kabataan. Mahirap ang isang tao na hindi mo naiintindihan yung iyong kasaysayan. Kaya maganda na alam nila kung ano yung naganap sa ating lalawigan noong mga nakaraang panahon. Mahalaga naman ani ni Irene Valle ang naging papel ng mga coaches pagkat sila ang didepende sa mga sagot ng mga kalahok kung sila ay nagkaroon ng agam-agam sa mga pagsagot. Sa mga coaches kasi, tayo ang didepende doon sa mga sagot ng mga bata. Sila ay merong agam-agam sa kanilang mga sagot, bakit sila namali? Pumangatlo sa pwesto ang Magpapaloyok National High School na nakakuha ng 14 points. Ikalawang pwesto naman para sa Ricardo National High School sa bayan ng Laur. At muling hinawakan ng Santa Rosa National High School ang unang pwesto para sa taong ito. Masasabi ko lola po, maraming salamat po dahil po marami po kami natutunan sa kanila. Salamat po sa kanila kasi po kung hindi dahil sa kanila, hindi naman po namin makikilala yung Nueva Ecija. Sa kabilang banda, naging malaking hamon pa rin ito sa Santa Rosa National High School. Napakalaking hamon, pero habang isinasagawa po namin ang pag-asanay sa aming mga estudyante, ay nakakalugot po, nakakasarap ng pakiramdam dahil lumalalim ang kanilang pagkakaalam sa kasaysayan at kultura ng ating lalawigan at higit pa ay yung pagmamahal nila sa ating lalawigan. Nagpaabot naman ng mensahe si Nueva Ecija DepEd Educational Program Supervisor Eva Fe Taclibon sa mga lumahok sa Quiz B. Kinakailangan po ay matutunan nila yung kung paano maging tunay na mamamayan ng Nueva Ecija, yung mga eksperyensya, mga kaalaman ng sa ganun pagpunta nila sa ibang mga lugar, may pagmamalaki nila na sila'y maging na sila'y Novo Ecijano. Unang sila.